Muli na namang nabuhay ang mga issues at mga kababalaghan dahil sa bigla ang pagkawala ng isa sa mga empleyado ng Robinson's Mall. Palaisipan din ang di umano ay pagtanggi ng mall na maglabas ng CCTV footage ng paglabas ni Jovelyn sa mall. Alam niyo po yan sa sarili niyo, patuloy. And nakikiusap kami sa inyo ilang araw na po, sa ilang araw na po yung patuloy kami nagpapalik-balik po sa inyo bukas, sa susunod na bukas, hanggang kailan po kami magiging. Matatandaan na nagkaroon na rin ng mga kwento tungkol sa nangyari noon sa dating sikat na aktres na si Alex Dixon sa loob ng Robinson's Mall. Ang mga kwento na ito ay nagkaroon ng napakaraming version at opinion. Isa na nga dito ang kwento na lumabas pa sa mga tabloid noon na si Miss Alex Dixon ay muntik nang makuha nang di umano ay taong ahas. Ang ahas daw na ito ay kakambal ni Rubina Gokongwei at ito daw ay nagdadala ng swerte sa pamilya Gokongwei dahil sa paniniwala ng mga Chinese na ang ahas ay swerte sa negosyo. Subalit ito ay pinabulaanan din ni Alex Dixon makalipas ang halos 3 dekada at sinabi na ang lahat ng ito ay isa lamang urban legend. Subalit ang mga kwento na ito ay tila muling nabuhay nang umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa bigla ang pagkawala ni Jovelyn Galieno. Bagamat ipinaliwanag na ni Alex Dixon ang buong nangyari noon sa Robinson's Galleria, ay madami pa rin ang naniniwala na totoo talaga ang taong ahas. Subalit ano nga ba talaga ang totoong nangyari kay Jovelyn Galieno? Bakit ayaw ilabas ng Robinson's Mall ang kopya ng CCTV footage? At ano ang koneksyon ng kaso na ito sa nakita ng isang mangingisda na taong palutang-lutang sa dagat? Si Jovelyn Galieno ay third year criminology student at nagtatrabaho sa Robinson's Mall para may pangtustos sa kanyang pag-aaral. Noong August 5 ay makikita sa CCTV footage na pumasok ng trabaho si Jovelyn sa Robinson's Mall sa Puerto Princesa, 9:09 ng umaga. Ayon sa boss ni Jovelyn na si Karen ay normal naman ang lahat at wala namang kakaiba habang nagtatrabaho si Jovelyn. Pinauwi niya daw ito 6:30 PM at maayos naman daw itong umalis, subalit nagulat siya nang magchat sa kanya ang kapatid ni Jovelyn at tinatanong nito kung kasama ba niya si Jovelyn. Samantala ay nakachat pa ni Jocelyn Galieno si Jovelyn bandang 6:08 PM at nagtatanong pa ito ng ulam. At narito nga ang kanilang conversation. Bandang alas 9 naman ng gabi ay tinawagan pa si Jovelyn ng kanyang kapatid. Sinugot pa umano nito ang tawag, subalit wala namang nagsasalita. Ayon sa station commander ng Puerto Princesa, Palawan na si Major Cabellage, August 5 nang siya ay palabas ng Robinson's Mall ay nasa pool sa CCTV ang pagdating ng isang sasakyan na ayon sa kanya ay sedan. Subalit ito ay natakpan ng isang truck, kaya naman palaisipan kung siya ay sumakay dito. Sa panayam ni Senator Rafi Tulfo kay Major Cabellage ay nautal-utal ito at tila ba may pinagtatakpan ito, at uminit nga ang ulo ni Senator Rafi Tulfo dahil sa tila ba ay pautay-utay ang investigasyon. City Director, ayusin nyo dahil kapag ako po'y napi ko na by Monday, mag-request po ako kay Chief PNP na puntahan ako sa Senado at kasama kayo sa ipatatawag namin para maimbestigahan, kasi napakabagal, usod pagong yung inyo pong pagkikilos dyan. Please. Gusto pa ipalabas ng pulis na nakausap ni Senator Rafi Tulfo na si Jovelyn ay kusang sumama sa kung sino at walang nangyaring krimen. Subalit ayon sa kapatid ni Jovelyn ay isang disenteng babae si Jovelyn at hindi pa ito nag-entertain ng lalaki. Nabuksan din ito ang FB account ni Jovelyn, subalit wala naman silang nakitang ibang kausap nito. Samantala ay may bago namang lumabas na CCTV footage sa loob ng mall kung saan ay makikitang naglalakad si Jovelyn bandang 7:05 ng gabi. Ayon naman sa post ng Radyo Bandera, Palawan noong August 12, isang katawan ng tao ang natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay New Panggangan sa lungsod ng Puerto Princesa.
sa panayam ng Radyo Bandera. Ito ay kinumpirma ni Kapitan Gleseria Obensa. Ayon sa opisyal, isang mangingisda na residente ng Barangay New Panggangan ang nakakita rito. Pero dahil sa pagkabigla, ay hindi na nito nagawang lapitan ang palutang-lutang na katawan. Humingi na lamang umano ito ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa barangay, pero hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga ito na posibleng inanod na sa ibang bahagi ng dagat. Dagdag pa ni Kapitan Obensa, hindi natukoy ng naturang mangingisda kung ang nakita nitong bangkay ay babae o lalaki at kung ano ang suot nito dahil na rin sa takot. Palaisipan pa rin kung ito nga ba sa Jovelyn dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito natatagpuan. Samantala ay patuloy naman ang imbestigasyon na isinasagawa ng kinauukulan sa kaso ni Jovelyn at umaasa ang kanyang pamilya na makakauwi ng buhay at ligtas si Jovelyn.